Samantala, masayang paglalaro sana ng basketball sa Tondo, Maynila na uwi sa pagtatalo at pamamaril. Isang patay, dalawang sugatan. Habang sa UN Avenue, lungsod ng Maynila pa rin, lima naman ang sugatan sa pagtaob ng isang taxi. Detalye mula kay Jimbo Tejano. Pansamantalang natigil ang laro sa basketball sa Barangay 137, Balot, Tondo, Maynila nang humingi ng timeout matapos ang isang hard foul. Nakikitang kinakausap ng mga opisyal ng palaro ang ilang player pero kasabay nito. Sa kabilang bahagi ng court, makikita na nilapitan ng lalaking naka-t-shirt ang isang manlalaro na. Dito na sila nagtalo. Hanggang biglang bumunot ng baril ang lalaking naka-t-shirt na nakilalang si Joseph Ariola, businessman at manager ng kalabang kupunan. Sinubukan siyang awatin ang isang player habang nagpulas na naman ang mga tao sa basketball dahil sa takot. Dito na nagpaputok ng baril si Ariola na mabilis ding tumakas. Tatlo na ang bumulagta sa nasabing pamamaril. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bago ang pamamaril, matindi ang labanan sa basketball ng dalawang kupunan at nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng sospek laban sa kabilang grupo. Patay ang isang bystander habang sugatan at nagpapagaling naman ang dalawang nabaril, kabilang ang minor de edad, sa Tondo Medical Center. Sa ngayon, hawak na ng mga otoridad ang sospek at nagpapatuloy ang investigasyon ukol sa nangyaring pamamaril. Hindi kasi naman siya rito kasi nakayagupo muna, kuya. Doon, andito sa ilalim mo. Samantala, isang taxi naman ang tumaob sa kanto ng Marcelino at UN Avenue sa Maynila kagabi. Pahirapan pang ilabas ang babaeng nasa tabi ng driver's seat dahil sa pagtaginid ng taxi. Nagtamo naman ng minor injury ang limang biktima kasama ng driver. Agad namang rumispondi ang Manila Disaster Risk Reduction Management Council upang bigyan ng pangunang lunas ang mga biktima. Jimbo Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang po at mag-subscribe sa @net25tv.